Kapon ay ibinahagi natin ang kwento ng Diablo 1. Following the story of our hero, ang pagliligtas nito sa town of Tristram, and eventually, ang pagtalot paggapi nito kay Diablo. Pero ito, no? Ito naman talaga yung pinakahinahanap ng lahat pag-usapang Diablo. Ang laro o version ng Diablo na pinakatumatak sa ating lahat. Walang iba kundi ang Diablo 2. One of the best games of all time. Most are saying na ang best Diablo game ay ang Diablo 2. Kaya rin naman ginawan to ng rework. And ultimately, pinalakit pinaganda lang talaga ang mundo ng Diablo. Ang Diablo 2, ang second installment ng Diablo series that will propel this game and the company Blizzard to great heights for decades. Yun, originally, merong 4 acts, no, yung Diablo 2. Pero kukumpletuin natin to hanggang sa ikalima. Dahil kasama din sa ating kwento ang expansion nito, ang Diablo 2 Lord of Destruction. Huwag na natin patagalin itong kwento ng Diablo 2, simulan na natin. Agad ang buong kwento ng Diablo ay nasa onset pa rin ng tinatawag na The Eternal Conflict. Basically, ang gera sa gitna ng langit at mga anghel nito laban sa impyerno at mga demonyo nito. Ngayon, ang kwento ng Diablo 2 ay nagsimula picking up from the events of Diablo 1. Tandaan na ang player o hero ng Diablo 1 ay natalot na pas lang si Diablo o at least ang physical manifestation nito. Kaya naman kinailangan ng hero na ilagay ang soul stone ni Diablo sa kanyang sarili. This essentially made him the new vessel of Diablo. At kahit malakas ang ating hero, ay nakorap pa rin ito ni Diablo, slowly losing control of the demon soul. Sa Diablo, habang yung kwento ay isinasalaysay ng karakter na nagngangalang Marius, ang hero from Diablo 1 ay pumasok sa isang taberna kung saan ito ay nawalan ulit ng kontrol sa sarili niya at nagpakawala ng napakaraming demonyo at pinagpapas lang ang mga taong nasa loob. Interestingly, by some stroke of luck, pawabang hindi pinapansin ng mga demons si Marius. Kaya naman ligtas ito mula sa pag-atake. Mula dito, and for some reason, sinundan ni Marius ang ating hero from Diablo 1, now called the Dark Wanderer, sa paglalakbay nito due east. Ngayon, yung character mo sa Diablo 2 is a totally different one sa Diablo 1. Sa halip, ikaw na player, taking in the role of a mercenary, ay actually sinusubukang imbestigahan at sundan yung path ng Dark Wanderer, encountering incidents and demons na iniwan nito along the way. So as you can see, no, sa kwento ng Diablo 2, susundan natin yung ganap sa side ng player at syempre dun din sa side ng Dark Wanderer hanggang sa dulo. Ngayon sa Act 1, The Sightless Eye, kailangan tulungan ng player ang mga rogues bawiin ang rogue monastery mula kay Andariel, ang Maiden of Anguish, at isa sa mga 7 great evils. Take note na si Diablo ay isa rin sa mga great evils. Ngayon, dito magsisimula ang player natin sa rogue encampment. Isa tong kampo na puno ng mga rogues na tumakas mula sa rogue monastery. As you can see, kakampi actually ng mga rogues ang puwersa ng langit nung nilabanan nila si Andariel. Eventually, nagkampot na nirahan na ang Demon Queen dito at hinaharangan ang daanan pais. Sa Act 1 ay lulusubin ng player natin ang rogue monastery at sa dulo ay magagapi naman si Andariel. Habang sa kabilang dako naman ay ang kwento ng Dark Wanderer na patuloy ang paglalakbay, this time kasama si Marius. Dito ipinakita ng Dark Wanderer sa panaginip ni Marius ang misyon nila at yun ay ang marating ang tomb ni Talrasha. Sa panaginip, si Talrasha ay isang dakilang Horadric Mage that is about to undergo a ritual. Ang ritual ay ang pagkabit ng isang soul stone kay Talrasha at laman ng soul stone na to ang nakasil na essence ni Bale, ang mas nakatatandang kapatid ni Diablo at isa sa 3 prime evils. Tandaan na hindi enough ilagay ang essence ng isang prime evil sa soul stone since naglilik pa rin ito. Kaya naman napagdesisyonan ni Talrasha na ikabit sa kanya ang soul stone at siya ang magiging vessel ni Bale and forever bound to wrestle for control with the prime evil. Inutos ni Talrasha na ibide siya sa loob ng tomb sa ilalim ng mga buhangin ng Lutgolain para siguraduhin walang takas si Bale sa kanya. Mula doon ay nagpatuloy na nga ang Dark Wanderer at si Marius na makarating sa Lutgolain. Ngayon sa Act 2, ang Secret of the Visiray ay patuloy pa rin ang paglalakbay ng player para sundan at mapigilan ang Dark Wanderer. Nakarating ang player sa Lutgolain via a caravan na pagmamayari ni Warib. Sa Lutgolain, nakatagpo ng player si Atma at nirequest nitong ipaghiganti ang kanyang asawa't anak na pinaslang ni Radament, isang greater mommy. Sa lair din ni Radament, nahanap ng player ang isang bahagi ng Horadric staff, ang susi, para mabuksan ang chamber ni Talrasha. Kaya naman, hinanap na ng player ang iba pang mga bahagi nito. Ngayon, narating naman ng player eventually yung tomb ni Talrasha
pero masyado na silang late. Si Bale ay napakawalan na at sa halip, ang natagpuan nila doon ay si Duriel, ang Lord of Pain at isa sa mga great evils ng Burning Hell. Ngayon, binabantayan ni Duriel ang tomb at pinipigilan ang kahit sinong sumusunod sa Dark Wanderer, which is now fully corrupted ni Diablo. Ngayon, natalo naman ng player si Duriel at sa loob ng tomb ay matatagpuan ng player ang Archangel na si Duriel na nakakulong dito. Pinakawala naman nila si Duriel. Ngayon, sa side ng Dark Wanderer, ito yung nangyari. Obviously, nakarating ang Dark Wanderer sa tomb ni Talrasha. At pansin ni Marius na pawabang bumabalik ang lakas nito. Sinundan niya naman ito sa loob, kung saan nakarating sila sa isang great hall. Dito, biglang nagbago ang itsura ng Dark Wanderer to a more demonic form. Dito, tuluyang naging si Diablo ang Dark Wanderer. At doon na-realize ni Marius kung ano ang nangyayari sa kanyang kasama. Hindi bumalik ang lakas ng Dark Wanderer at sa halip, nawala na pala kung anuman ang natitira sa pagiging tao nito. Ngayon, sa tomb na tagpuan nila ang nakabind na katawan ni Talrasha. Kukunin na sana agad ni Diablo ang Soulstone na nakakabit kay Talrasha, pero agaran itong pinigilan ni Tyriel. Isang matinding laban ang nangyari sa gitna ng dalawa, pero take note na sobrang hina pa ng form ni Diablo ngayon. Madali itong napigilan ni Tyriel. Habang naglalaban ang dalawa, pawabang tumatawag kay Marius ang kaluluwa ni Talrasha at humihingi ng tulong. For some reason, agaran itong pinuntahan ni Marius and sensing no demonic spirit from him, hindi ito agad napansin ni Tyriel. Inalis ni Marius ang Soulstone kay Talrasha at ang ancient demon na si Bale ay napakawalan sa wakas. Though kailangan nito ang Soulstone niya rin mismo. Kaya agarang sinabihan ni Tyriel si Marius na magpunta agad sa Temple of Light sa Eastern City of Kuras. At buong tapang na pumasok sa Gates of Hell para dalahin ang Soulstone sa Hellforge, kung saan pwede ito wasakin. Mula doon, inutusan ni Tyriel si Marius na agarang tumakbo. Sa pagtakas ni Marius, ay nadisarma ni Bale si Tyriel na nagresulta sa pagkakahuli nito. Agaran na rin pumunta si Diablo and Bale bilang Dark Wanderer at Talrasha sa Kuras. Ngayon, sa Act 3, The Infernal Gate, lahat ng kaganapan sa act na to ay nasa Kuras, kung saan din nakasil ang pinakamatanda at ang pinuno ng tatlong prime evils, si Mephisto. Ngayon sa Kuras, matatagpuan nga ang Temple of Light led by the religion of Sakarum. Sila actually ang inatasan na bantayan ang Soulstone ni Mephisto, kaso alam nyo na, sablay lagi yung Soulstone and surprise surprise, kinurap ni Mephisto ang leadership at council ng Sakarum. Lahat ng pinakamataas na ranggo na miyembro nito ang kuhigan ay nakontrol ni Mephisto except sa isa. At yun ay si Kalim. Kaya naman pinapatay siya ni Mephisto. Dito kailangan ng player ma-recover ang apat na piraso ng Kalim's Wheel para mabuo ang isang sandata na kaya wasakin ang Compelling Orb. Ang Compelling Orb din ang gamit ni Mephisto para kontrolin ang Sakarum at ang lock sa Guardian Tower kung saan nakakulong si Mephisto. Take note na sa isang quest din, tinulungan ng player ang isang alchemist na nagngangalang Alcor makita ang future, pero kailangan nito ang isang black book, ang tomb ni Lam Essen. Mula sa black book, nalaman ng player na ang Burning Hells at si Mephisto ang nasa likod ng plague at kailangang mapigilan to. Kaya naman nagkaroon ng quest ang player na wasakin ang High Council ng Sakarum at gamit ang Kalim's Wheel, narating nila ang secret lair ni Mephisto. Dito naganap ang unang laban between sa player at isa sa tatlong prime evils, kung saan napakatindi ng pagharap ng ating player at ni Mephisto. Pero natalo to ng player at napakawala ng mga tao sa Kuras mula sa jungle. At sa dulo ay nakapasok na ang player natin sa Burning Hells. Ngayon sa side ni Marius at ni Diablo, at some point in time nakarating si Marius sa Temple of Light. Dito isang malagim na meeting ang nangyayari sa gitna ng tatlong entity. Ang Dark Wanderer, which is si Diablo, si Talrasha, which is si Bale, at ang Lord of Hatred, mismong si Mephisto. Gamit ang kapangyarihan nilang tatlo, binuksan nila ang Infernal Gate. It seems they have been vanquished at plano nila makabalik. After magbitaw ni Mephisto ng maraming bars of destruction and chaos, ready na ang Infernal Gate. Dito nag-transform din naman si Diablo to his true form. Dito muling nagbalik ng tuluyan si Diablo, ang Lord of Terror. Pumasok to sa Infernal Gate para ibalik ang takot sa prime evils sa impyerno. At kung nag-enjoy kayo dito sa ating video, you know that all my videos and contents ay
supportado and made possible by Rivalry. Now, Rivalry is an esports betting platform, no? The best one in Southeast Asia. If you are into these things, I would suggest just choose Rivalry. Napakarami nilang matches, games, tournaments, leagues na pwede nyong tayaan. There are many ways to make your bets, exciting ways to bet. And also, pwede mo nga i-combo yung bets mo o kahit umatras, you can even chicken out of a bet. Also, ang Rivalry is very authentic when it comes to their gaming contents, their gaming campaigns. They have events, they have influencers, they have activations na talaga namang well-suited, no, for their gaming audience, and is delivered in a very authentic manner. Alam niyo na yan, obserbahan niyo yung Rivalry. Ngayon, kung gusto yung sumali dito sa Rivalry, you could use the link on the description of my video. You could use my code, no, capital Shin Bulat 1 yung iPhone, up to 10,000 pesos bonus on your first deposit. Pero strictly, bawal po ang bata sa Rivalry, ha? 18 above lang ang pwede, hindi rin ito klase ng pagkakitaan, hindi ito parang livelihood thing, not an everyday thing. Only bet what you could lose, and always bet responsibly. Now back to our story. Ngayon we have Act 4, ang Harwing, kung saan ang player magtutungo sa Pandemonium Fortress sa impyerno para pigilan at sa wakas si Diablo. Pagdating ng player sa Pandemonium Fortress, binati agad ito ni Deckard Cain sa huling Bastion of Light sa Burning Hell. Dito sinabi ni Deckard Cain na makipagkita ang player sa Archangel na si Tyriel. Nagpasalamat muna si Tyriel sa player sa pagliligtas nito sa kanya dun sa chamber ni Talrasha, pero humingi agad ito ng pabor sa player at yun ay ang hanapin at wasakin ang demonic vessel na naglalaman kay Izual, isa sa mga trusted na lieutenant ni Tyriel na ngayon ay naging servant na ng Burning Hell. Ginawa ng player ang request ni Tyriel at pinaslang ang demonic host ni Izual, freeing the angel. Dito ni-reveal ni Izual na siya ang nagsabi sa mga prime evils ng kapangyarihan ng Soulstone at ngayon, plano ng mga demons gamitin ito para sa mga masasamang plano rin nila. I think medyo obvious, no, na yung Soulstone na ginamit para isil yung mga prime evils, pawabang nagpapalakas lang sa kanila. Later on malalaman natin kung ano ba yung nature talaga ng Soulstone. Ngayon dito sinabi ni Deckard Cain na kailangang wasakin ng player ang Soulstone ni Mephisto, which is in his possession naman. Kailangan itong gawin doon sa Hellforge. Ginawa naman to ng player at in the process, napatay niya rin ang Armorer of Hell, si Hephaesto. Ngayon, wala nang mga hadlang sa kanila. Inihanda na ni Tyriel ang player para sa huling laban nito with the Lord of Terror. Dito, nakipagkita ang player kay Hadriel, isa pang anghel na pinadala para bantayan ang chamber ni Diablo, ang Chaos Sanctuary. Dito sinabi ni Hadriel na hindi pa rin nakukuha ni Diablo ang kanyang maximum potential pagkatapos maposes ang katawan ng Dark Wanderer. Actually, yung transformation niya mula doon has left Diablo weak at sobrang timing nakakalabanin nila si Diablo ngayon. So, ayun, bago labanan si Diablo, yung player ay kinalaban muna ang tatlong generals nito na inatasang protektahan siya. After slaying the three generals, oras na para kaharapin si Diablo himself. And in an epic boss fight, ay matatalo ng player si Diablo. Mula dito ay winasak ng player ang Soulstone din ni Diablo. Ngayon may epilogue pa sa lahat ng nangyari dito. Babalik tayo kay Marius, no, na ngayon ay tapos na ikwento ang experience niya kay Tyriel pagkatapos siya bisitahin nito. Dito sinabi ni Marius na nabalitaan niyang natalo si Diablo at nawasak rin ang mga Soulstone sa Hellforge. Lahat except sa isa. Dito nagsimula umiyak si Marius dahil alam niyang nag-fail siya sa kanyang mission for Tyriel. Hindi niya kinaya na dalahin ang Soulstone ni Bale at pumasok sa Infernal Gate. Natatakot siya. Humingi ito ng kapatawaran kay Tyriel. Sinabi naman ni Tyriel na ibigay niya lang ang Soulstone pabalik at mapapatawad nito ang kanyang failure. Dito pinakita ni Marius ang Soulstone ni Bale. At agara naman itong tinanggal at inabot ni Marius kay Tyriel, telling Tyriel kung ano ang naging masamang epekto ng Soulstone sa kanya. Ginawa si Marius nitong miserable. Ito naman ay kinuha ni Tyriel at sinabi nito kay Marius na hindi siya nag-fail. Ginawa ni Marius kung ano ang narapat niyang gawin. Kaso sinabi rin ni Tyriel na hindi siya si Tyriel at ipinakita ang sarili niya bilang si Bale. Dito na-realize ni Marius ang napakalaki niyang pagkakamali. Dito na-realize ni Marius kung ano ang role niya para sa mga demons, kung bakit hindi siya pinatay o sinugod ng mga to noong nagwala ang Dark Wanderer sa tavern, kung bakit siya sumunod sa Dark Wanderer, at kung bakit niya tinanggal yung Soulstone sa katawan ni Talrasha. Lahat ng to ay plano at workings ng prime evil na si Bale. Dahil kahit si Bale ay hindi kasing lakas ni Diablo o hindi kasing tanda at talino ni Mephisto, sa kanilang tatlong prime evil, si Bale ang pinaka-nefarious
at destructive sa tatlo. Mula dito ay pinatay ni Bale si Marius at sinunog ang kinalalagyan nito. Also declaring the arrival ng Lord of Destruction. Ngayon, being an epilogue, dito na sana nagtapos no yung Diablo 2. Pero syempre may expansion pa nga, ang Diablo 2 Lord of Destruction. Kaya meron din tayong parang prologue scene dito. And also marks the beginning of Act 5. And yes no, ang title ng Act 5 ay ang Lord of Destruction. Dito magtutungo tayo sa Harrogate, kung saan ang Barbarian City ay sinugod at pinaligiran ni Bale. Pagkatapos matalo si Diablo sa Chaos Sanctuary, ang player ay pumasok sa portal na binuksan ni Tyriel at nagtungo sa Harrogate, ang huling bastion of the Order na nasa loob ng Mount Ariat. Ngayon, karamihan sa mga tao dito ay walang tiwala sa player na kaya nitong makatulong sa laban nila against sa demonic legions ni Bale. Lalong-lalo na yung huling miyembro ng Council of Elders na si Nilata. Pero napalabuan naman ng player yung pagdududa sa kanya nung tinalo nito ang isa sa mga pinakamataas na general ni Bale, si Sheik the Overseer, na nagresulta sa pagkakahinto ng Siege of Harrogate. Although pinagkakatiwalaan na yung player, kinailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang sarili by being sent on a mission sa Ariat Plateau, kung saan kailangan nitong iligtas ang mga barbarians na dinakip ng puwersa ni Bale. Dito nakita ng player na yung mga depensa na ginawa ng mga barbarians para protektahan sila ay ang mismong kulungan din na ginagamit ng Demon Legion laban sa kanila. Sa huli ay nailigtas naman ng player ang mga nahuling barbarians. Ngayon, si Mala, kaibigan ng player, ay nagsabing ang anak ng head ng Council of Elder na si Anya ay nawawala. Sinabi ni Mala na duda niya si Nilatak ang rason bakit nawawala si Anya. Mula dito, sinundan ng player ang mga clues ni Mala kung saan natagpuan niya si Anya na nakakulong sa isang ice prison. Nailigtas naman si Anya, pero si Nilatak ay hindi matagpuan kahit saan. Dito sinabi ni Anya ang katotohanan tungkol kay Nilatak. At ang plano nito na ibigay kay Bale ang Relic of the Ancients kapalit ang kaligtasan ng Harrogate. Kaso sobrang bad beats nun. Kasi gamit ang Relic of the Ancients, makakadaan si Bale papunta sa chamber ng Worldstone nang hindi kinakailangang kalabanin ang mga espirito ng mga Ancients. Ngayon, ang mga Ancients ay ang espirito ng tatlong barbarians na naatasan bantayan ang summit ng Mount Ariat, malapit sa entrada ng chamber ng Worldstone. Na kapag narating to ni Bale, wawasakin ang buong planeta ng mga tao, ang Sanctuary. Ngayon ay kaya pala nawawala si Nilatak ay dahil makikipag-meeting to kay Bale sa templo ni Nilatak. Kaya naman sinundan nito ng ating player para pigilan ang traidor ipahamak ang mundo. Pagkatapos matalo ng player si Nilatak ay hinanap agad ng player ang Relic of the Ancients only to realize na nasa kamay na ito ni Bale. Kaya naman aagara na itong umakyat sa summit ng Mount Ariat kung saan matatagpuan ang chamber ng Worldstone. Dito nakatagpo rin ng player ang Ancients. At dahil sa wala yung Relic of the Ancients sa kanya, kinailangan naman ito kalabanin ng player. Natalo niya ang mga ito at itinuro sa kanya ang daanan patungo sa Worldstone Chamber, kung saan si Bale ay nag-aantay sa player doon sa loob. Nagawa na nito ang plano niya. And that is to infuse the Worldstone with his own Soulstone Shard. Take note mga tol, no, na yung Worldstone actually in-spawn no, yung mga Soulstones. At ayun, with Bale's Soulstone in the Worldstone, ang buong mundo ay mahuhulog sa kapangyarihan nito. Siyempre, being a Demon Lord, nagsummon si Bale ng kanyang pinakamalakas na mandirigma from Hell. Pagkatapos ng isang mainit na laban sa Worldstone Chamber, kung saan tumakbo sa pinakaloob ng Mount Ariat si Bale, at dun huling naglaban ang player natin at ang Lord of Destruction, being the final battle of the game, sobrang tindi at higpit nito. Pero eventually, the player slays the Lord of Destruction na sa wakas ay nagtapos sa paghahari ng mga Prime Evils sa Sanctuary. Pagkatapos na pagkatapos matalo si Bale ay dumating kaagad si Tyriel at sinabi na gumagana pa rin yung plano ni Bale. Kaya naman sa huling cinematic ng laro, matatagpuan si Tyriel sa loob ng Worldstone Chamber na nag-e-enchant ng kanyang espada. Mula dito ay ibinato niya ang Empowered Eldruin sa Worldstone na nagbukas ng isang portal sending a large impact enough to destroy the megastructure. Nawasak ang buong Worldstone with many colossal debris at explosions around it. At dun nagtatapos ang napakagandang kwento ng Diablo 2. Again, kahit napakamalaman ng kwento nito, napakarami pa rin iniwan na tanong no, ng Diablo 2. Tulad ng saan nang galing ang mga Great Evils? Bakit nasa Sanctuary sila Diablo, Mephisto at Bale? At bakit nga ba sila na-seal in the first place? Also, ano yung nangyari no pagkatapos mawasak ng Worldstone? At ano nga ba talaga ang Worldstone in the first place?
At kahit nga yung mga ancients eh, na barbarians no, na nagbabantay dun sa World Stone, eh may kwento din yon. Pero gets nyo na, no, bakit sobrang appreciated ng marami ang Diablo 2? Kasi mula sa simpleng kwento ng Diablo 1, eh sobrang inexpand talaga ng Diablo 2 ang buong mundo ng Diablo with many characters at literatures na talaga namang makakurious ka saan nang galing at ano ang mangyayari. Pero take note, no, hindi lang ganda ng kwento ang dala ng Diablo 2 dahil sobrang ganda rin ng gameplay nito. Marami talaga nagsimula sa version na to at hindi sa Diablo 1. At napakarami ring games ang in-inspire ng larong to, copying most of its game systems at mechanics. Overall, Diablo 2 is a 10 over 10 package, no? That has a very special place in our nostalgia for gaming. At sigurado ako may mga naglalaro pa rin ito sa inyo kahit hanggang ngayon. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of this video. At ano pang video ang gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I would also appreciate, no, guys, kung nashashare nyo itong ating mga videos. It improves the algorithm. Allows more people to see yung mga dati kong videos kasi ang daming nagre-request ng mga videos na nagawa ko na. And yeah, no, I am Shinbu with one for an eye. And as always, lahat kayong gamers, mabuhay!